Hello po, kumusta na po kayo? Welcome to my YouTube channel. Sa araw na to, magluluto po tayo ng steamed na isda. Share ko lang po sa inyo kung paano ko po ito niluto. Kaya tara, mag-intro muna tayo bago tayo mag-umpisa na magluto. Nakakatakam at nakakagutom na ang ating ulam. Kaya mag-intro muna tayo bago mag-umpisa na magluto. Ito pang ating mga sangkap, ang ating mga kakailanganin sa ating pagluto sa isda. So mayroon po tayo ditong luya, spring onion at bawang. Itong yung isda na gagamitin natin na iluluto. At syempre, meron po tayo ditong marine. Yung marine po, yan po yung nagpapatamis. So, kung wala po kayong marine asukal, pwede po. So, ayan po, syempre, ang ating mantika at maglalagay din tayo ng oyster sauce at asin. So, ayan po ang ating mga sangkap. Yan, ito na po yung ating isda. Ni-marinate ko na po yan. Nilagyan ko na po ng konting asin. Tapos, maglalagay po tayo ng luya. At ilalagay natin yung luya dyan sa ibabaw. Pagkatapos ng luya, isusunod natin na ilalagay ay yung ating bawang. So, dyan lang po sa ibabaw natin ilagay ang mga ito. Yan, lalagay lang po natin ng maayos sa ibabaw. Pagkatapos po nito, ang susunod po ay magpapakulo po tayo ng tubig. I-steam na po natin ito. So ito na po yung itsura ng ating isda na i-steam. Yan, ito na po yung ating isda. Ready na po na i-steam. So, ayan po. Ilalagay po tayo ng tubig. Diyan, may tubig na rin po. At hintayin po natin ito na kumulo. Kapag kumulo na po yung tubig, at saka po natin ito ilalagay yung isda. Pagkatapos po, i-steam po natin ito ng 10 to 15 minutes. Yan. Kumulo na po yung ating tubig, kaya ilalagay na po natin ito dito at i-steam po natin ito. Iluluto natin ng 10 to 15 minutes.
Yan po, pag-usap po natin na steam yung ating isda. Kaya ang susunod po ay maglalagay na po tayo ng pantika sa isang kawali. Tapos, painitin po natin ito. At ilalagay po natin dito. Dito natin lulutuin yung bawang at luya. Yung bawang at luya na iniligay natin sa ibabaw ng isda kanina, yung steamed, yung in-steamed natin. So yun po ang ating iluluto. Yan, ito po yung luya at saka bawang. Kukunin po natin ito at ilalagay natin dyan sa kawali na may mantika. Tapos, lulutuin po natin ito na hanggang sa mag-brown po siya. Pag-brown na po, yan. Maglalagay po tayo dito ng kamati. Sensya na po kayo kasi hindi po pa nilagay sa mga sangkap natin. Pero optional lang po yun. Kung gusto nyo lang po na maglagay. Kung ayaw nyo po o wala kayong kamatis, okay lang po kasi optional lang po yun. Kung sauce lang po ang gagawin nyo, okay lang. Kasi sauce lang din po yung gagawin po natin. So, ayan po. Maglalagay po tayo ng kamatis at susunod ang onion. Yan, brown na yung bawang at luya natin. Kaya, pwede na tayong maglagay ng kamatis. Sunod na rin natin na ilagay ang spring onion. Sunod na rin po natin ilagay yung mga ibang sangkap. Yan, lagay na po natin ang ating spring onion. Sunod na rin po na ilagay natin ang oyster sauce. Pagkatapos po ng oyster sauce, sunod na rin po natin na ilagay yung mirin. Maglalagay na po tayo ng mirin. Pag wala po kayong mirin, asukal po, pwede po. Kasi yung mirin po, pampatamis po yun. So, yan lang po. Tapos, ilalagay na po natin yung sauce nung doon sa isda. Diba? Yung in-steam natin, may sauce po yun. So, yun po yung kukunin natin na sauce. Tapos, ilagay po natin dito. At, pakukuluan lang natin ito. Pag kumulo na, pwede na po natin itong ihulog, ilagay sa ibabaw ng isda. Yan po, pakukuluan lang po natin ito. Ayan po, maraming salamat po muli sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta. So, end up po natin ang ating video sa araw na ito. Don't forget, like, share, comment, and subscribe. Bye! Thank you for watching. God bless you. Yan po, lalagyan na po natin dyan sa ibabaw ng isda. Yan po. Don't forget po to click the bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko po. Maraming salamat pong muli. Ito na po yung ating isda. Kain na po tayo. Yan. Ito na po yung ating steamed na isda.
Sana po, nagustuhan nyo yung ating niluto sa araw na ito. Maraming salamat po muli. Bye! God bless you! See you po sa susunod ko pong videos ulit. Thank you for watching again. Mag-comment lang po kayo kung meron po kayong gustong itanong. Yan po. Para alam ko po. So, ayan po. Maraming salamat pong muli. Bye. Thank you for watching again. God bless you.